Hello guys, welcome back sa YouTube channel ko. Bali guys, meron naman tayo dito ulit bagong tutorial. Ayan, nakikita nyo dyan. How to set a PPO client in Lightbeam M5 station. Ayan. Bali guys, meron tayo dito dalawang antena na Lightbeam M5. Yung isa i-setup natin as access point, yung isa naman i-setup natin as station PPO client. Bali guys, ayan, meron na naka-on na dyan. Meron tayong nakaset na MikroTik router na nakaset na yung IP sa 0.1. Tapos, meron tayo ditong account sa ating PPPO na PPPOE, yan account sa MikroTik. Ang pangalan is 1234 user 1234 then pass 1234. Ayan guys, yan ang gagawin natin. Ito for station to guys ha. Okay. Para makipag-start tayo, bigyan nyo mo kayo isang bagsak na subscribe, like, comment, and share. Ayan guys. Bale, una, ayan, nakikita nyo. I-setup na natin ng first yung access point. Ayan. Buksan natin yung mismong access point. Ayan. Setup muna natin guys. Ping muna natin kung nabiping natin. Ayan, nabiping naman dyan. Okay. Advance. Then, proceed. Ayan. Default. UBNT. UBNT. Ayan. Select country. Philippines. Ayan. Then, check. Then, login. Ayan natin guys. Medyo mahaba-haba pala to guys itong tutorial na to. Sana makapanood nyo. Sana may matutunan kayong mga idea kung gagamitin nyo itong set na to. Medyo palitin ko lang yung screen. Ayan. Ayan guys, i-set up natin to as access point. Ayan. Ayan, set up isang access point. Pangalan natin siya na NAT test AP. Ayan. Password niya, ilagyan lang natin ang 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, then change, ilagyan ng password UBNT, then password mo. Tingnan din ang password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then password ulit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Then change. Password ko, lagyan ko lang ng admin 1, 2, 3, 4, 5. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Caps lock yata. Wait lang guys. Ayun yung mag-change password eh. Change. Then. Caps lock na. Kaya pala ayaw. Then. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Change. Then. Apply. Ayan. Hintay lang natin.
Yan din. Yung network daw, i-set up daw natin as static. Ayan, network. Ang IP ng ating MikroTik is 10.1. Ayan, set up natin siya as static. Ipin natin 10.20. 10.1. Lagyan din ng DNS, normal DNS, Google DNS. Ayan, then change, then apply. Ayan. Bali na kapag set up na tayo ng ating access point, ngayon, pupunta naman tayo sa may kabilang antena, i-set up naman po natin ang ating station. Ayan. Bale, salpa ko na guys yung isa pang device para ma-set up na natin. Ayan. Then, back ulit tayo sa default nating 192.168.1.20. Ayan. Tapos, isasalpa ko na yung connection nung access point natin papunta sa ating MikroTik router. Ayan. Para magkaroon na siya ng connection. Connection guys, yung access point, ha? Hindi pa yung station natin. Ayan. Then, i-set up na natin to. Ayan. UBNT. UBNT. Huwag na huwag guys, magkakamali guys sa country kung anong country ng inyong access point. Yun din dapat yung country ng inyong station, ha? Clear? Yan. Bali, i-set up natin siya yung second yung ating station is network as PPOE. Bali, yung MikroTik natin, may nakaset na siyang PPOE account. Ay, nababasa niyo dyan. MikroTik, PPOE, account MikroTik, user 1234, pass 1234. Ayan. Ayan, punta tayo sa ating wireless. Then, i-connect na natin siya as test AP. Ayan. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Smith, then change. Then, yung create tayo ng password. Admin, 1, 2, 3, 4, 5. Admin, 1, 2, 3, 4, 5. And change. Then, apply. Ayan. Then, co-connect na yan doon. Itong dalawa to, mag-link na tong access point natin tsaka station natin. Ngayon, ang babaguhin na lang natin is yung network. Para makakreate tayo ng ito, yung user account na yan, tsaka yung pass na yan. Okay? Lang yung ating video kung nag-record pa tayo. Sige. Then, punta na tayo sa network. Then, network. Then, yung network mode, gawin natin router. Then, yung one network setting gawin, then PPOE, then 1, 2, 3, 4, then 1, 2, 3, 4. Then, checkin natin yung NAT. Yan. Block management access of auto IP aliasing. Yan. Then, mag-create tayo ng LAN network setting natin. Kunyari, sample natin is 5. Pali ito na ibaba to sa ating router. DNS, talaga din ang DNS. Ayan. Multicast routing setting. Okay. Continue natin yung ating record. Sinaputol na siya. Ayan. Ayan. Multicast router setting. Enable. Then,
LAN, and then change. Kailan lang natin mag-link yung ating network. Bale, yung ating IP is interface natin, LAN network setting natin is 5.1. Yan, 5.1. Kaya dito sa ating network setting, kailangan dynamic IP na natin to. Ayan. Kunyari, ito na yung router nyo, yung inyong laptop. Itong network, gawin nyo na natin dynamic. Dapat magbato siya ng IP. Pag nagbato siya ng IP, ibig sabihin, pwede natin ma-access yung 5.1. Ayan. Ma-access natin yung 5.1. Tapos natin para mabuksan natin yung antenna. Ayan, access natin guys. Then admin 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, nakalink na rin siya. Ayan. Nakalink na yung ating signal sa ating access point. Then check na lang natin kung may internet connection tayo. Ayan. Then i-check natin yung sa ating MikroTik router kung kaya natin i-access dito. Meron tayong Winbox. Kung kaya lang ha. Pero ang hindi siya nag-a-appear yung ating neighbor. Yan guys. Bali, ang pag-access nito guys, kung gusto mong ma-check siya, dun ka na sa server mismo mag-check. Ayan. Check na lang natin yung ating internet speed. Ayan. Naglagay lang ako ng 2 Mbps. Sa ating setup ng ating PPPoE client station. Okay? Ayan guys. Okay. I-review ko lang kayo guys ulit. Yung ating network connection, kailangan may nakaready ka ng MikroTik. Then, i-PPPoE client mo. Then, ayan, auto IP aliasing, LAN network setting, and then multicasting router. Ayan guys, kung may natutunan kayo sa aking ginawang video, ayan, bigyan nyo lang ako ng isang bagsak na subscribe, like, comment, and share. Ayan, magpapaalam talaga ako guys, and bye bye!